Tapos ba kayo sa budget at hindi mabili ang laruan na trip? No problem yan dahil hindi na kailangan mag-cash out ng mamahalin sa mga laruan na ukay-ukay. Alam nyo ba na ito palang industriya ng lumang laruan ay pwedeng pagkakitaan ng malaki? Sagot namin ang mga the best place to be na paraiso ng mga ganyang klaseng laruan na pinapangarap ninyo. All in yan. Nakikita dito for sale at murang-mura at pwedeng ibenta ng mas mahal. Pwede pang pagkakitaan. Tiyaga lang ang puhunan sa ganitong kalakaran sa Pinoy Toy Story. Mga young at heart, kolektor ka rin ba ng mga laruan tulad ng iba? O nagpaplano ka palang mangolekta para sa iyong dream collection? Hayaan mong gabayan ka ng mga Pinoy toy picker. My name is Kyle Gianan, aka The Filipino Picker, curator of Museo ng Kahapon. Si Mark Anthony Kyle o kilala bilang Crazy Kyle, ang isa sa mga kinikilalang Filipino pickers sa bansa. Nangongolekta ng mga sinauna, antigo at mga rare na gamit. At ang isa sa kanyang koleksyon, mga laruang gawa ng mga Pinoy. Nagsimula ako just like any other collector, no, is yung collections ko ng nung bata ako. So nung bata tayo, limited yung collections natin eh. More on budget natin ay baon eh. Nakapagtapos ng kursong Business Management sa De La Salle University Taft si Kyle. Nang makapagtrabaho bilang senior manager sa isang telecommunications company, dito na nagsimula ang kanyang pangongolekta ng mga laruan. Ngayong trabaho, meron kang business, successful ka na sa buhay, so meron ka ng extra pera. So para sa akin, ang tawag ko dyan, luho eh. Bibilin mo lang yan pag nabili mo na yung bahay, kotse, tsaka ka na bumili ng mga luho. Ito na lang. Maagang nagretiro si Kyle sa trabaho. Nag-focus kasi siya sa Kahoy World Business at saka pinasok ang toy picking. Nung bata ako, iyak ako ng iyak dahil hindi ko yun nakompleto. At ngayon, pwede ko na makompleto kasi sabi ko, meron na akong sariling pera. Pero ang problema ngayon, nung gusto ko nang bilhin, napansin ko, times 20 na ang presyo. Parang hindi ako makapaniwala. Siyempre, malaki ang value sa akin noon, sa utak, sa puso ko. Binili ko kahit times 20. I love this stuff. Sa ibang bansa ay matagal nang ginagawa ang tinatawag na toy picking. Pero mas nakilala ito nang magkaroon ng reality show na Toy Hunter noong 2012 kung saan ang host na si Jordan Hembrow ay mismong naghahanap ng mga luma at kakaibang laruan na gusto niyang makolekta. Ang toy picker or mga even mga lalakal o magbubuti, dati tingin dyan magbubuti. Pero biglang naging celebrity, nilagyan nila nga ng muka yung picking. 2013, nagsulputan na ang mga Pinoy toy pickers. Pero hindi katulad ng sa Amerika, patago silang nangangalakal at nagbebenta ng mga laruan. Si Mike Pagulayan, also known sa toy community na Kuya Mike, isa po akong toy collector at toy picker. Ako nga pala si Michael Guevara, isang toy picker. Ang magbayaw naman na sina Mike at Michael ng Commonwealth, nagsasadya pa sa mga tinatawag na latagan at bagsakan ng mga laruan. Sinubukan ko, nakita ko sa online, may nagbebenta nga. Sinubukan kong mag-post, nakabenta ako. Nagsimula lang siya sa pangongolekta ng mga libreng laruan sa mga fast food chain noon. Rambo. Si Mike naman, bata pa lang at hindi pa uso ang mga toy pickers, abay bumibili na siya ng mga nakakalakal na laruan. Batibot days ko, meron kaming classmate na ang tatay niya ay nangangalakal sa payatas. Eh, tuwing recess, naglalatag siya dun sa harapan ng eskwela namin. Nagbebenta siya doon ng mga ano, ng mga laruan na napupulot sa basurahan. So doon ako namimili.
Iniwan ni Mike ang kanyang trabaho para tutukan ang pagiging isang picker. Napapaikot niya ang kanyang pera sa tamang diskarte at swerte sa pagkuha ng mga rare na laruan. Napagtapos niya ang kanyang anak. At ngayon, sumusunod na sa kanyang yapak sa pagiging isang toy picker. Kailangan lang talaga sipag eh. Kailangan alam mo rin yung binibili mo para pag ibinenta mo, alam mo rin kung magkano mo siya pepresyohan. So malaking naging tulong sa akin yan dahil yan yung sumalba sa amin pang araw-araw namin. I'm a Filipino picker. Ito ang junk shop ni Boy sa Commonwealth. Isa sa mga bagsakan ng mga murang laruan. Mamaya, ako'y magpapasama para ako'y mamimili at magpapaturo na rin ako kung paano ba makakadiscover ng mga tinatawag na laruan na jackpot o parang ginto. At si Mike ay 10 taon nang tinatawag na toy picker. Ibig bang sabihin nun, parang hanap kayo ng hanap ng bagsakan ng mga laruan? Yes ma'am, tuloy-tuloy lang po. Hanggang merong laruan, hinahanap namin. Saan naman ang gagaling yung mga laruan na yan? Sa mga bahay na iba nagtatapon, yung iba talagang ligaw na lang talaga ma'am. So itong si Boy ang may-ari ng junk shop kung tawagin, pero parang junk toy shop. Yes. Diba? Yes po. 10 years na rin. Opo. Ikaw 10 years na namimili. Yes ma'am. O ngayon, magpa-sample tayo. Ano ba yung example ng mura mo mabibili pero mahal mo mabebenta? O eto na, Mike. Yes ma'am. Gawin mo na. Pasok! Parang ukay-ukay ng laruan yan, ha? Ay, hinahanap siya. Ano kaya yun? Ma'am, ito po, vintage detective K. Parang nanadya. Excuse me, Detective K. Pagkano ito, Boy? Tinalang yan, kay Bro Mike. Okay, Bro Mike, 50 pesos. Yun, okay. Thank you. Ang hindi mo alam, mabibenta niya ito ng? 1,000 na. Oh, kita mo na. A Love to Lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. Tried and tested. A Love to Lash. 550. Ang tatay ni Boy, ang isa sa mga naunang Pinoy toy pickers. Ang ilang laruan na nakita natin sa loob, galing pa raw ng Japan. May kontak kami na taga Laguna. Minsan binabaksan kami, 2 box. Mga assorted yun, anime figures, mga robot, yan, mga diecast, yan. Doon namin nakukuha. Bukod sa junk shop, may mga ukayan na pwedeng puntahan at makakuha ng mga murang laruan. Kagaya dito sa Nova Luces. Kung ang hanap mo naman ay mga laruang nagkakahalaga lang ng 10 piso, subukan niyong puntahan ang kahabaan na ito ng Commonwealth Avenue at malay niyo makajackpot sa latagan ng mga laruan. Tulad ng laruang ito, si Krang, ang kontrabida sa Teenage Mutant Ninja Turtles. Nabili ni Mike ito sa halagang 200 pesos lang. Pero alam nyo ba na mabilis niyang maibebenta ito sa halagang 20,000 pesos? Grabe, diba? Ito pang isa, ang Batman Squirt Gun ni Kyle. Gawang Pinoy at limited edition ang klase ng laruang ito. Sa murang halaga lang nabili ni Kyle, pero kaya niyang ibenta ng 5,000 pesos ang kada piraso. Tubong lugaw talaga. Pero mas pipiliin daw nilang itago na lang ang mga ito dahil sa pagiging rare o sobrang kakaiba nito. Kung titingnan mo sa una, parang madali lang ang ginagawa ng ating mga toy pickers. Pero tulad daw sa ibang propesyon, kailangang pag-aralan itong mabuti bago pasukin. Kaya may paalala sila sa mga nais pasukin ng larangang ito. May dapat may aral. Dapat alam mo yung mga bagay na pipik mo at alam mo yung mga laruan na dapat na kukunin mo. Dahil hindi laman lahat ng laruan ay may malaking value. Ang pinakamalaking problema ng baguhan sa picking is pag marami kang pera. Bibilin mo ngayon lahat yung mga cute na bagay
Pero wala palang halaga. Yung nagulat ka lang, uy, ang cute, bilhin ko yung magkano yan. After 5 years, 10 years, yun yung mga bagay na gusto mo nang ibenta tapos walang bibili kahit kailan. Kasi lahat ng tao nakapag-aral na anong maganda, anong mahal. Pero bakit nga ba nahuhumaling sa pagkolekta ng mga laruan? Karamihan sa kanila hindi naman mga bata. Ang Pinoy kasi basically, you know, we like to look back. No? Mahilig tayo mag-reminis at usually gusto natin balikan, no, yung kabataan natin. No? So may mga collectors halimbawa na they used to own toys, no? Then eventually those toys got lost or they got broken. At nung nakedad na sila, nung meron silang disposable income, unti-unti lang binibuild ulit yung kanilang collection, no? So parang yung fulfillment at yung satisfaction andun kasi na pag nakikita mo yung mga na-collect mo and eventually the collection brings you back, no, to a happy time in your life. Ang Ban Toxics PH na nagmo-monitor ng mga hazardous toys ay may paalala at babala sa mga toy pickers at Pinoy collectors. Kailangan kasi kilatisin. Halimbawa, over a period of time, ang mga laruan, nababakbak yung mga pintura nito. Napakadelikado. Kung may lead content o may chemical na content ang laruan na to, ay mapupulbos, matatanggal, mababakbak yung mga pintura, mapupulbos ito. Mas delikado pa to, lalong-lalo na kung may yung miyembro ng pamilya kung saan na, doon siya naglalaro o doon siya nangangolekta. Ang sarap talagang balikan ng ating kabataan at parte dyan ang mga laruan. Nagsisilbing tagapagpaalala sa masaya nating kamusmusan. Sabihin mang sa iba ito ay kanilang pinagkakakitaan, ang iba naman nangongolekta para gumaan ang kanilang pakiramdam. Pero para sa lahat, ang mga laruan talagang pampa-good vibes na deserve nating lahat. Ikaw ba? Ano ang kwento mo? Baka pwede mong i-share sa amin ang makulay at exciting na Pinoy toy story mo. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.